nanalo sila. So for GeekSlate, I think they do have this fighting chance. Pero slim. Slim yung fighting chance nila eh. Medyo complex kasi yung draft nila. Whereas for Betboom, ang basic ng gagawin. Kitang-kita natin. E disrupt mo, isa stun ko, tapos balance siya na aga. At si Leshrac pumukol doon nga sa mahuhuli nila. Ay, grabe naman yung kinuha mong comments na, Direk! Yun, mga. Sabi nga dito ni Boss Paolo, galot. Hi, Diane. Habang tumatagal, mas lalo kang gumaganda. Ay! Salamat naman, Direk. Nakita mo pa yung mga ganyan. At dahil dyan, mukhang magpapakape si Ate Diane. Grabe. Guys, share nyo na yung stream. And also, yung mga analyst natin dyan, ayan, ini-encourage po natin kayong lahat na mag-comment. And yan, mag-analyze ng game nyo na syempre sana walang bad word para ma-flash din ang mga comments nyo sa ating live stream. Huwag na may mga ganong comment, nakakaya naman. Ano naman eh. Pero syempre mga tropa, kung gusto nyo nga masot din yung aming drip dito ngayon, nakuha na kayo dyan sa The Armory, meron silang panibagong design. Ay? Which is yung ding ding ding. May sale agad. Mother up to 50% off. Check nyo na sila sa Shopee and on their Facebook page. Just search The Armory. Ayan. Okay, alright. Dahil daw sa puyat ata, kaya gumanda, sabi ni Boss Joseph. Grabe nga, magpupuyat na lang ako araw-araw talaga. Pero, and guys, mahaba pa ang ating mga araw dyan. Ha? Uy, meron dito ang sabi si Boss Mark. Sabi? Shoutout po sa kaibigan kong cancer survivor. Shoutout naman po kay Carl. Thank you po. Ayun, shout out. And sana nakakatulong din kami as an entertainment dito sa ating KuyaNic page. We hope na maging okay si Idolo. Yan. Good luck din. Sabi, ayun, watching. Geek, sabi ni Daddy Romeo. Ayan, shout out sa mga tropahan natin. Walang hiya talaga. Di ka ba napapagod sa kaganda? Ayan, nahihiya naman. Tama naman, guys. Sabi dito ni Arvin Rabang sa YouTube, ayan, kaya pa yan, Geek in Kuya Force with Trust. Okay. Ayan, grabe ha, kompleto yung mga supporters natin dyan. Sino? Kasi meron ng supporters ni Skem, meron ng supporters ni Force. Sino pa ba ang supporters ng iba nating mga tropa dyan from GeekSlate? Ayan. Sino pa ba ang chini-cheer nyo, guys? Nandyan pa si Cox, nandyan si Narman, nandyan si Roji. Iyong. Pero sino na? Sino pa ang inyong nais na mag-step up dito ngayon, di ba? Alright. Ayan, nakita nyo naman ha, guys. Mag-comment na po kayo dyan kung gusto nyong ma-flash yung inyong comments dyan sa ating stream. Dyan po sa Facebook gumagana yon. So sa mga tropang YouTube, comment kayo sa Facebook, tapos balik kayo dyan sa balik kayo dyan manood sa YouTube. Huwag kayo magalala, nababasa naman natin yun sa YouTube. Kaya papansinin namin kayong lahat dyan. But now, eto, tignan muna natin yung ating game number one. Medyo meron lang tayo ditong post. And nakita ko yung item dito ng Mars. I believe that's a Mars offlane, no? Nag-start siya with Magic Wand agad, the 3 Iron Branch. Yung ganung itemization, nakikita ko lang yon kadalasan sa carries. Yan. Ginagawa ng Drow Ranger, ginagawa ng Lina. Pero ngayon, Mars is gonna try yung ganung meta. And tingin ko okay lang din naman for Mars as long as yung bounties nila dito will be a 2-4-2. In order na makapagpadala agad siya ng one set of tangos. Mm. Kasi ang problema kapag hindi naging even yung trade, aasa na lang si Mars dun sa mga magic wand charges niya na syempre it's not reliable all the time. Oo. And eto, diba, partida, sinaga siren, meron na agad tango. Yung Mars rumekta talaga ng magic wand. Ganun siya, alam naman natin eh, dahil nga yan sa may Zeus, prepared na siya na makatapat niya si Zeus on the lane. Yun nga lang, eto bang kanyang hunch
eh tama na hindi siya mamamatay agad-agad. Yan. Basta makapagdala siya ng tango, yun lang yung na-expect ko sa kanya siguro, dito. Siguro, meron naman silang may usapan. Meron naman siguro silang agreement ng kanyang support na, sige akong bahala sa consumables mo. Pwede. Para lang din talaga, mas mapagaan nga yung buhay ni Nightfall on his laning. Kasi yung offlane talaga yung isa sa importanteng lane at this point. Once maging active yung inyong offlane, pwedeng-pwede nyong mabigay yun ngang harassment or pressure na kinakailangan para ma-shutdown yung carry ng enemy team. Totoo. Diba? At saka maganda talaga mag-magic wand kung ang katapat mo, Shadow Fiend and Zeus. Yan. Sa my lane, kakain at kakain ka talaga dyan ng sandamakmak na magic wand charges. And for Skem na makakatapat niya sa lane, that's the Shadow Fiend. He is also ready. He bought yung stick. Ako. So mukhang palduhan tayo sa stick charges mamaya. And tingin ko, teamfight, ayan, malaki ang chance ha, magbakbakan talaga maya't maya on the top lane. Totoo yan. Pero both teams have smoked up GeekSlate. Naka-steady lang sila dito sa tier 2 nila, which is, by the way, a very good move. Kasi pag nakita sila dito ng Betboom with the disables na meron sila, it will be very quick para sa Betboom na makakuha ng first blood, and ayaw yun ng GeekSlate for now. Gusto nilang sila yung magugulat. Oh, diba? Yan. So, pero tingin ko kaya naman din ng GeekSlate na makipagtapatan ng first blood. Ayan, kumuha ng kill kasi looking at the first skills na pwedeng kunin ng GeekSlate for Zeus, pwedeng Arc Lightning or yung G-Bot, pareha sa damage provider for a Tusk, may tag team, Bounty Hunter, pwede kang nakawan agad, ba? Diba? So wala ka nang ang pera, 25 na lang kukunin pa yung ganong kalagayan. Pero first blood potential, mukhang wala naman, agawan lang talaga ng lahi, and 2-for-2. Naku, na-set up. There it is, plus the arrow, pero tumama naman dito kay Tusk, but it's an easy first blood by Betboom, brought to us by Rivalry. And that is Roji catching those disables left and right. Right after nung split earth, may spear na nakaabang. Ganda, ganda ng palubog para one less hero yung GeekSlate. Oh. Alam kasi nilang hindi nila kayang labanan yung tatlo ng GeekSlate. Eh. And ang pinaka-vulnerable is Roji. Hindi rin naman yata jump ang kinuha ni Roji, eh, no? That's, at saka na-pin down siya. That's why hindi na siya makakagalaw talaga. Tapatan natin on the middle lane is Tusk versus Leshrac. Itong Tusk na hero ni Cox, ilang beses na nila itong ginagamit pang comeback ng game. And ngayon, hopefully, yung hero na to, eh, hindi lang naman magresulta na magiging dahilan sa pag-comeback ng GeekSlate. Rather, sana ito naman yung maging reason kung bakit sila magkakaroon ng dominant chance win. Yes, na manalo. Or saan talaga yung maging reason? Oo, no? Early on, ha? Hindi yung pang-comeback pa. Kasi, alam niya naman. Mahirap kabahan, eh. Mahirap kang kabahan, lalo na pag Betlords ka. Tsaka, isipin mo kung player ka, ang dami mo ding iisipin kapag kayo yung may kailangan kumambak. And also, pero, hindi mo gusto yung Naga Siren na yayaman. Kasi Naga Siren can kill you all. O kawawa kayo dyan, di ba? Pero yun nga mga tropa, no? Eastern Europe have been slaying yung mga C-teams. Di ba? Nakuha na yung exe kanina dito. Susubukan ng Betboom kung mayayari din ba nila itong GeekSlate or will GeekSlate redeem the Southeast Asian pride. Malalaman, may chance din kasi, diba? Malaglag tong Betboom. Oo. 0-2 lang din sila, guys. So, kakapit ba? Sino ba ang kakapit? Sino din ba ang malalaglag? Ayun nga. Excited tayong makita yan going into the game. Totoo. Number 1. At saka excited rin ako sa mga best of 3 na laban natin. Totoo. Sa kadalasan, parang 1-1 tayo halos, nasa, no? Nagsasawa na din ako sa mga best of 2 na yun. Alam ba ito nagsasawa? Walang tumatama sa parlay ko. At least sa match winner, di ba? Pag best of 3 na. Ayan, may literal na napanalo at bawi. Tama. Oh. Kung natalo ka ng first game, may mga reverse sweep na. Yan. And abangan nyo yan, guys. Magbabalik ang coverage natin sa
28 mga idol. Pero oopsie, that's gonna be the spear. Save. Good setup mula dito ngayon kay Save. Itong si Scam na wala na nga sa magandang posisyon. Save's taking so much damage. Ooh. But itong si Scam, hindi na kinaya pa yung ibinuga dito ngayon ng Betboom on that off lane. Nightfall, very smooth sailing as of the moment. Mm-hmm. Sabi ko na nga ba, top lane talaga yung pinaka magiging mainit eh. Kasi nasa bottom lane, itong Mirana, and ang kasama niya, Naga Siren. So as of now, wala pa halos yung kill potential. Yeah. Batrider plus the Bounty Hunter. Think okay lang, pero Force needs to get his Flaming Lasso bago sila mangmama dito sa may bottom lane. At saka may panakas din kasi yung Mirana. So top lane, will focus on that lane. Yun nga lang, yun yung lane ni Skim. So dito hirap na tayo yan. Pwedeng madehado. Kaso ito ngayon, Diana, si Cox, sabi natin siya yung pang comeback, di ba? Mm. Dito, nasabi naman na natin na kailangan niya mag-step up para din maging maganda yung laro dito ng GeekSlate. Totoo yun, pero kailangan na kailangan talaga niyang gawin dahil itong si GPK, once he gets that early level, kayang-kaya niya lang tumulong sa top lane or any lane actually. Pwedeng-pwede nilang i-punish. So for Cox, kailangan niyang ma-pressure dito itong si GPK. Mm, and but also, he needs to get yung mga power runes. Kahit na hindi siya power runes na pang-rotate talaga, like yung mga haste runes, double damage, arcane, okay lang yan. Masustain mo lang yung sarili mo. Ma-micro mo lang yung kalaban mo with the illusion. Yeah. And any power rune kasi pwede niya rin gamitin pang-rotate eh. Oh. Iwanan niya man yung lane niya on the middle lane. Quick kill naman yung pwede niyang makuha with the double damage or haste rune na maibobote niya if ever. So he needs to keep an eye dun sa may power runes. And kailangan siyempre lagi niyang makuha din. Hindi lang basta mabantayan, makuha din niya para makapag-rotate siya. Kasi kailangan din ng tulong ng GeekSlate. From top to bottom, kailangan nila yan. Totoo. Well, andyan naman kasi si Force eh. Kumbaga, si Force, kahit sabihin natin na yung katapat niya nakakapag-farm, he's also doing the same. Nakakapag-farm din naman siya on his own. And magiging malaking tulong yan to put up some pressure towards Betboom. Pero Roji will die. Wala na eh. Wala na rin. Naging ward na lang din siya dun sa may tuktok eh. Napatalon. Nakitang nagde-deward sa... Sino hindi papatay sa'yo, di ba? Free kill yun para sa amin. It's a good reaction from Betboom. Very dominating yung top lane nila. Wait lang, Dayan. Force na. Puwersa nga dito ngayon ng Betboom. And that's pure taking the kill. Nababate ah. Oh, kaya nga babalik ulit tayo doon kay Cox. Kasi kailangan niyang alalayan yung top lane and bottom lane ng GeekSlate. And as of now, he is the richest man sa GeekSlate. And I believe kayang-kaya niya din namang gawin niya. Let's see at the 6-minute mark. May katulong naman siya. That is the Bounty Hunter going dito sa may bottom power room. Oo. So, baba, 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 baba. Baba, baba. Sa taas. Tataas. Ayun lang. Nasa taas eh. Nakuha yung ace rune nitong si GPK. Nakupo. Makukuha niya pa yung bounty. Hashtag thank you, sabi ni GPK. Toronto Tokyo will die on that bottom lane, pero nagpa-deny na lang siya dyan just so he could, you know, get back on his lane real quick. Baka nga pumunta pa siya ng mid. Oo. Diba? Bahala ka na lang kung sa mga gustong pumunta dyan. Pero yung mga ganong kill naman din kasi, di ba, yung mga pagpapakamatay, that doesn't really matter for GeekSlate. Totoo. Kaya ginagawa na lang yon ng mga supports natin. And for GPK, kailangan mabandayan to ng GeekSlate. That's a haste rune. Medyo hindi niya kayang patayin yung Tusk. But if magagamit dito ni Cox ng mali yung kanyang snowball, that's the chance for GPK to get him. Pero kung mapapansin naman ng Leshrac, no, sobrang ingat ni Cox, pwedeng gamitin niya tong haste rune to rotate on the side lanes. Oo, ayun nga mga tropa. Ano. So, sobrang importante nitong laban na to mga tropa kasi lower bracket or playoffs yung nakasalalay on this series. So, for GeekSlate, they are trying their best as of the moment. Kahit hindi ito yung sabihin natin na best lineup nila na maituturing. Pero, you know, they're trying to pull it off against dito ngayon sa Betboom with, you know, with a dream lineup. Kasi ang daming disable, mayroong damage dealer, nakalatag eh.
Totoo. Diba? Ayun na yung lakas ng draft nila, kitang-kita agad natin. Tingin ko ito naman din yung tingin ng GeekSlate na best draft nila. Ang problem lang is yung lineup ng Betboom. Kung i-weigh in natin yung strengths and weaknesses ng dalawang teams na to, mas madami yung strengths ng Betboom. Betboom team as of the moment. Yan. Pero, so, doon sila medyo hindi nakakasabay. Pero kung papatay naman nila si GP, kayo nakakagulat lang ha. Kasi si Skem nandito tumulong on the middle lane. Alam nyo naman, pag kailangan na talaga yun ang hinihintay natin. Okay. Double damage para kay Cox. Okay, hanap tayo. Pwede yan. Kasi yung nangyayari dito ngayon sa Betboom, pinapahinga na nila dito itong si SF. Mabilis naman siya mag-farm. Mm-hmm. Diba? So, kaya niya makapag-catch up anytime. So, si Cox, kailangan niya din mag-step up dito to at least put up some pressure sa side ng Betboom. And mga kaibigan, mukhang kailangan lang natin batiin yung Betboom para tumagilid sila. Batiin para pa natin. Mahuli-huli, no? Yung mga dapat mahuli. Kasi kahit na naiiwan naman din mag-isa, etong si Naga Siren on the bottom lane. Still, yung kanyang farm, di naman nalalayo sa mga cores ng GeekSlate. Parang ahead lang naman si Naga ng 400, which is alam naman natin, kayang-kaya pang habulin ng GeekSlate. Ito yung nakakatakot. Pag hindi mo na nakikita yung Naga. Ito. Kasi alam mo, or mapaparaning ka, baka may kinukuhang stocks. Ayan ay sinasabi natin. Nayari diba? Na nga ni Cox itong si Toronto, Tokyo as GeekSlate was traveling down the main jungle of Betboom. Sabay lapag ng ward, which is a good way to start this game. Pure. Uy, nakiki-XP. Mapapansin kaya ni Pure? Yun ang hindi natin alam. Kung ganun ba sila ka-conscious sa mga nakukuha nilang XP? Mukhang hindi. Nabawas ba yung XP ko? Maganda din kasi yung ginawa ni Cox. Hindi siya nagpahalata na merong tao doon or merong info yung GeekSlate. That's why Naga Siren is a bit greedy right there. Pero Narman, mapipigilan niya pa nga dito yung spawn noon ng newts. So, pwedeng malesen kahit papano yung jungle dito ni Pure for a while. Oo, kahit nasabihin nating two camps pa lang so far yung nabablock ng GeekSlate sa side ng Betboom team. Isa yan sa mga ayaw ng Naga Siren. Kasi nga, ang dami niyang camps na pwedeng masabay-sabay na ma-farm 3 camps. Oo, pero? Pero at least, di ba? Shadow Demon, Dayan, mukhang wala nang kawala given the disruptions naligaw already spent. Si Kuya. Napakalalim ng posisyon, but regarding the kill on that support, still 10 minutes into the game, 2K na ang kalamangan ng Betboom team. Nako, may point booster na din itong si Lish. GPK, ano na, napakayaman mo kapatid. I'm so rich, sabi dito nitong GPK. Ang closest lang sa farm ng Betboom right now would be Cox. And okay to, for as long as itong si SF hindi na mamamatay this point on. Kailangan niya na matuloy-tuloy yung farm na yan to the point na makadampot na siya ng dalawang item. Kasi yun yung magiging timing ng GeekSlate eh. Diba? Siya, sa kanya manggagaling yung damage. So, kailangan kasama siya pagdating sa ikutan. And looking at the Shadow Fiend, hayahay naman yung buhay niya dun sa may gubat. Teka. At ang tinatry nilang provider ng pressure is the carry ng enemies team. Pero di sila successful. Uy, nalagpasan lang. Hindi sila aware, mga kaibigan, na nandun nga yung isang Mirana. Good Moonlight Shadow play from Betboom. Walang casualty. Talaga, oo. Mahirap talagang magkakitaan ang mga may envy dyan. Magkakabaliwan talaga kayo. Pero Mars, 11 minutes into the game with the blink dagger. Ngayon ko lang nakita to. Instant smoke to for the side of Betboom team. At, nako, mid ang pwede nilang puntahan. Teka lang. Pwedeng lumaban dito yung GeekSlate. They found this Mirana. Nasa kabilang ibayo yung Betboom. So, di ata sila makakatulong kay Toronto. Pero wait lang. Yun nga pong leap gumana pa na arrow pa itong si Toss. There's gonna be the arena into the spear. Cox is taking too much. He will be beheaded right there. Itong si Narman sasama pa. Pero may matatali, magagapos. That's gonna be the Leshrac surviving with the illusion rune. Force team of a force magback dahil wala na silang damage. Napitasan na sila ng dalawa. And yung Betboom kumpleto, recados pa.
Oh, wala talagang nakuha yun. I would like to comment Toronto Tokyo on that team fight. Oh. Kasi si Toronto Tokyo, siya yung unang ginoo ng GeekSlate. And bago pa siya habulin dito ng Tusk and then ng Bounty Hunter, 3 leap charges, kumpleto lahat ng leaps niya. 3 leap charges ang meron siya. Pinap niya yung dalawa at pinahabol niya itong Bounty Hunter and yung Tuskar near the tier 1 mid tower ng Betboom team. Pinaasa niya eh. Oh. Iniisip dito tuloy ng GeekSlate, wala ng leap to. Nagamit na baka hindi lang natin nakita on the other side of the map. Pero ang thinking nila doon was wala ng leap to. And, kaya hinabon nila near the tier 1 mid tower. And akala nila makukuha pa nila pero microplay yon coming from the Mirana. Nung akala na ng GeekSlate na makukuha nila yung Mirana, nag-leap out sa paalis. What a bad boy move coming from Toronto, Tokyo. Take ayun note, kaka-transition pa lang nito into a position 5. Totoo. Napakagaling namang micro. Ang ginawa din kasi dito ng GeekSlate, wala silang info dun sa taas. So talagang matatakam sila sa isang player na yon. Okay na eh. Pag napatay nila yon, could be good for GeekSlate kasi lalaban ng minus 1 ng Betboom. But still, with that escape, it really gave Betboom the space to take that clash. Pero approaching na din dito yung Betboom sa kanilang power spike. And gusto ko i-point out pala, parang ngayon ko lang nakita yung offlane na kumuha or dumampot ng early dagger. Mm-hmm. Usually, nagme-mech, nag-greaves, pero teka lang. Oh, Snarman, iba ang nakita surviving niya. May aswang yata siyang nakita. Otloom. May Otloom na natagpuan. Lima Otloom. Ang track para dito kay Save. They wanna take someone down, but the MLS will be right there. GeekSlate. Diba? Nalaban pa ba sila? Oo. I doubt. Ang lakas mang buisit! Pwede pa! Teka, hindi sila lalaban pero lalabanan sila. Etong Betboom nakapag-setup na, that's gonna be Cox down. Requiem, inabutan naman dito etong si Mars. So it could be a trade. Good disruption play, pero Narman would still take down etong si Nightfall. He's still chowing on Save. May info yung GeekSlate, so magiging agresibo sila. Pero pinapaulan na nga ng lason dito etong si Yun. Bounty Hunter. Save taken down by Skim. 2-for-1. Okay not bad. Mm-hmm. Bawi na doon kahit papaano yung GeekSlate. Nakakasabay sila eh in terms of kills. Yeah. Ang hindi lang nila masabayan as of the moment is yun nga ang farm talaga literal ng Betboom team from the laning phase itself. Sobrang yaman kasi talaga nilang nagsimula. Kaya at this point, tinatry pa lang ng GeekSlate na hilahin pababa yung Betboom team. Which is possible naman din pag nagsama-sama sila. Kailangan lang din ng GeekSlate dito utilize yung kanilang mga deep wards. Pero, and with the damage, ito yung save netong si Save. Beautiful play. Kaso, kinalagkad nila dito si Lesh pero mukhang sila yung nadadali. Good thing na-delete ni Cox yun. Nga pong si GPK. Cox survived. And etong Betboom pa, diba? Yung biglang natabingi. Kamuntikan lang mamatay doon yung Tusk together with Bat. And it's a good thing na na-delete nila yung Lesh Rock. Oo, kaya talaga. Medyo magastos lang yung GeekSlate kasi kailangan ng presensya ng lima. Pero kita naman natin, kaya nilang mag-takedown ng someone from Betboom team as long as ma-isolate nila yung hero na yon away from the saves na meron itong Radiant side. And also, kailangan din nila na at least magkaroon ng information kung nasaan yung Naga Siren. Yan. Kasi kung pipilitin ng GeekSlate na lumaban ng lima sila, baka magulat na lang din talaga sila. Nagugulpihin na sila ng Naga Siren na sobrang tagal nang nakatambay sa gubat. Undisrupted yung kanyang farm. Mm. So, kahit small information lang on ano na yung item progress ng Naga Siren, saan siya nagpa-farm, kailangan niya ng GeekSlate. Pero ito, sa ngayon, parang hirap pa sila i-bypass itong Betboom team. No. Norman spotted. There's gonna be the dust. Ito naman po yung arena place ni Nightfall. Sulit na sulwit. Meron at meron talagang nahuhuli at nabibingwit. So, possible tower push din for a Betboom given na nandito si GPK. With his presence, easy lane talaga. Oo, nandyan pa itong si GPK. So, mabilis ang push plus yung creeps, kompleto, Ricardo, yung Betboom team. Ay, nako, sobrang dali talaga kasi ng mga pangyayari para sa kanila eh. Parang 4 protect 1, dalawang makulit na core, isang farmer na carry,
Sobrang dali. Sobrang dali for the side of Betboom team. Nagawa ng space yung kanilang Naga Siren niya. Hindi na talagang mababaliw sa draft nila. Ito na yun as is. Pag nakita mo, kaya sobrang dali rin para sa kanila na i-pull off yung ganitong kaganapan. Meanwhile, for GeekSlate, yun nga, magastos kasi kailangan lima ulit sila. And dito sa may gitna, lima sila. No. Tignan natin kung kaya nila. Na block yung pathway dito nitong si GPK. Medyo malayo siya sa tropahan. Pero given na may dagger dito si Mars, no problem. Nako. Snowball nandun. Yun pa nga po yung burst. But Buhay then again, there's gonna be the save by save. And that is going to be a delayed damage. Fear connecting towards this Lesh. He'll die from the hands of Roji. Save na nanakbo. Pero walang info yung GeekSlate kung nasaan siya. Betboom will have to bail out given na wala yung isa sa damage dealers nila. And kaya lang siguro nanalo yung GeekSlate at this point dahil nagiging 4v5 yung laban. Wala pa si Naga. Kaya susulitin niya ng GeekSlate. Uulit-ulit sila pero good. Snowball play coming from Cox. Pero mauutog siya doon sa pader. Though, that's gonna be Norman keeping itong si Save at Bay. Cox will try to survive and he is still alive. Spear though will connect towards dito ngayon kay Skem. Snowball again to clear those illusions. Skem will fall. Natulog pa nga dito ngayon etong si Tusk and mukhang sleep well, good night ang sabi dito kay Cox. Sasama pa si Roji. Good turnaround play. And again, kaya natatalo yung Betboom dahil wala yung isang Naga. But with his presence, no problem. Diba? Yung strength ng GeekSlate, kita ni natin as 5 eh. Not a surprise anymore para sa Betboom team. Samantalang yung Betboom team, curious tayong lahat. Kung pagsama ba ng Naga, kaya bang ubusin yung GeekSlate? And that happened. Kitang-kita naman din natin. Wala na talagang pang-control on that Naga draft pa lang. Nakita naman na natin na walang sagot yung GeekSlate on that Naga Siren regarding farming. Di ko rin alam kung paano to sasabayan ng Shadow Fiend. Kailangan siguro from time to time, galaw sila ng galaw, kill sila ng kill, and also yung kills, dapat track kills, and mabigay pa kay Skem. Yan. Para kahit papano, diba, etong si Skem, makapantay regarding farming, katulad dito ng farm na meron si Naga. Pero yung mga ganun kasi, parang, ang hirap din i-pull off na mayat maya kayo pwedeng lumaban. Hindi kasi ganun ang Dota, may idle time tayo maya maya, dahil nga may re-respetuhin din nila yung mga needed items nila and also yung pagiging cooldown ng kanilang mga skills. As of now, we are waiting on that BKB ni Shadow Fiend and I believe that's the time na magtutuloy-tuloy na sila ng aggression. Mag-root na lang tayo na yung BKB timing dito ng Shadow Fiend masakto na kumpleto silang lima. Yun, talagang yun yung magiging ang tawag dito, leeway ng GeekSlate. And 20 minutes, mga tropa. Tingin ko yun nga Betboom dito. Meron na silang info na yung GeekSlate nananalo lang kapag nga wala yung carry. So right now, yung Betboom, susubukan naman nilang i-outnumber yung GeekSlate para to, yung timing ng GeekSlate mawala na talaga at all. Diba? And I like what Betboom's doing. They're trying to shove this top lane para mapag-react yun nga GeekSlate. That way, Naga Siren is farming while shoving the bottom. Diba? They're playing efficiently. Actually, that's GPK. Kayang-kaya niyan. Mas mabilis pa nga niya magagawa. Pero, GeekSlate will now go towards this Lesh. There's gonna be the flame break. The Wrath will be up. Pero, may purge for force. Though, Betboom, pupunta ba sila sa baba? All in on the bottom lane yung GeekSlate. Medyo hindi maganda mangyayari pero pwede naman na sila mag-play around dito sa may bottom lane. Yun nga lang, wala silang na-reserve na vision around the Roshan. Oo. Hindi nila nababantayan etong si Ate Rose Ann. Vision ng GeekSlate ay heavily nandito sa may baba. Oo nga, no, puro baba. Akala ko meron dito sa taas. Sentry ward lang pala yun. Pero puro bottom lane or bottom jungle area ang meron itong ward ng GeekSlate. Medyo limited vision, hindi rin dyan nagpa-play around yung Betboom team. So for me, information nila on the bottom lane, hindi pa nakakapag-offer sa kanila ng literal na information na magagamit nila on the siguro team fight. Siguro for GeekSlate, kaya din hindi sila masyado nag-invest pa ng warding dito ngayon sa may top given na yun ngang Betboom. Hindi naman sila ganun kabilis kumuha ng Roshan. Kailangan invested talaga silang lahat. Diba? It should be Leshrac plus Naga Siren. But
GeekSlate. Eto nga, si Force na pilitan na mag-BKB. He's being followed by GPK, but with the dagger of Bat, he can just escape. Tamang kulit lang dito sa may baba. Napa-react itong Lesh and Mars. Gusto lang talaga nilang i-divert itong attention ng Betboom team away from the Roshan. Kasi yun nga yung walang information yung GeekSlate. So as much as possible, dito sila naglalaro sa baba. Smoke. At dito din nila i-force yung team fight. Teka, if ever meron man. Lalaban sila. May track par dito ngayon kay Kuya mong save. No more save. Pag wala siya dyan, sabay sa pack dito ngayon kay Toronto Tokyo. But then again, there's gonna be the Song of the Siren. Hindi naman matutulog dito ngayon si Cox. Kaso nahampas na siya ni Diva. And that's gonna be scam getting a double while GPK being chased down. Track kill to if ever man. He is taking so much snowball in. BKB of Cox. Paktay si GPK. Naglaho ang muka. Naharangan pa yung dinadaanan. And Nightfall will fall from the hands of Roji. That's 4 man down. And GeekSlate prevailed on that clash. Nabanggit na natin to kanina eh. Track kills lang ang kailangan ng GeekSlate. And also the presence of Skim on that team fight. Iba na ang kanilang magiging takbo. Yeah. Diba? From 4K lead down to 1K tayo with just one team fight on the bottom lane. And that is because the Arena of Blood nawala. Coming from the Mars, inamit kay Bat Rider. Pero sobrang tapang yata ni Narman. Ayun na, bigyan. Pwedeng-pwede ka nang sumama doon sa bagong palabas nitong si Coco Martin. Nasobrahan sa tapang si Idolo and Pure will continue this rush. Eh, kung ganyan na nga namang kababa ang Roshan, mas madali na itong makukuha ng Betboom. And without this task, it'll be a very hard challenge para sa GeekSlate. That's why they won't try and contest this anymore. Salamat GeekSlate ang sabi ng Betboom team. See the difference? Pinabilis. Na kapag kayong wards ay heavily focused on the bottom jungle area ng enemy team rather than around the Rosh pit. Oo. Wala eh, walang naging information doon yung GeekSlate. And saan damakmak naman yung information ng Betboom team around the Roshan? Nakita nila papasok yung GeekSlate, hindi malang nag-smoke, akala nila hindi lalaban yung Betboom team. Pero go signal nila yun eh. Oh. Kita pa nila na sa harap na yung Bounty Hunter, 1-0. Eh ulit-ulitin ka natin, 5 dapat lalaban ng GeekSlate. Ayan, ganito ito. Ulit, 5 ulit. 5 ulit. Lalo meron naman tayong ulti, may Wrath si Zeus for uy, that quick to, info. Mag-isa lang to. GPK. Sakto! Ay, nasa lisihan! Nasa lisihan, but they want this Naga. They want the richest hero, kaladkad, sabay Requiem. Walang galaw itong sakto. Si Naga. Sakto pala, no? Wala sa kanya ages. Tama nga yun. Saktong-sakto nga na siyang naispatan. Isipin mo ko si GPK, makakapag-respond pa doon yung Naga. And also makakapag-dagger in pa si Nightfall. So speaking of Nightfall, nakita siya dito. Pero nako, with the information of GeekSlate, they are ready. Good BKB usage. Nightfall is about to fall. And yes, he's down. Eto naman ngayon, si Leshrac nasagasaan pa nga nung yelo. Kaso, hinahabol na siya nitong si Cox. There's gonna be save being followed as well. Naku, GeekSlate rushing in. They running down. Betboom, GPK, sasabog ang akum. Yan! Ang inabot, may ages ka pa. So, GeekSlate, ready na. Naku po, walang malakas sa marami. At naku, matatambangan na siya. But with a BKB, he can just escape quickly. Pero that's 1 second down sa duration ng kanyang BKB. Kesa nga naman mamatay siya, tingin ko okay lang naman yun for Lesh. And pwede pa mag-take ng objective yung GeekSlate. They need to focus on the top lane. Yun kasi yung nagiging sandigan ng Betboom team going into the Roshan. And syempre kailangan din ubusin ng GeekSlate etong farming area ng Betboom team knowing na nasa kanila yung Naga Siren that can dominate the whole map, the whole jungle area. And iba yung pinapakita ng GeekSlate, ha? What's up, doubters? Maski ako, hindi ako naniwala on their draft. Yeah. Kasi nga, wala silang ganong disable. Pero nasolusyon na nila by grouping as 5 and hanap lang ng hanap ng kill. And also yung timings, grabe sila mag-farm dito. Hindi na-delay si Skem, hindi na-delay si Force, pero spotted. Nakita na si GPK! Yummy talaga pag nayari. And that's Cox taking the kill in the young mom. Nasa kanya ba yung gem? Oh, may gem lang talaga si Tusk. Tingin ko mayroon gem dito at the side ng GeekSlate. Pero tingin ko, Dayan, kaya yumayaman yung GeekSlate. Kaya nila ito ginagawa dahil sa track kills.
okay nang wag pag-farmin si SF, basta sasama siya at mapupunta naman sa buong team, yun lang sweldo. Diba? Payaman dito ngayon yung GeekSlate team, payaman talaga. And with this 3K gold, I think laking tulong nung track kill na yan. Mm-hmm. And magsusmoke na naman yung GeekSlate, hanap ng mapupunteriya, pero wala silang information kung nasaan, nakasalubong oh, na. Oh, saan ka pupunta pagka ganyan? Meron naman na dito ngayong mayayaring Mirana na untog. Kaso, may truck dyan, pinatagal lang, yatap ka pa rin, and it's a double for Cox. Save. Yun yung micro na hindi nagagana. Finake niya na naman eh, nawala na siyang leap. Oh. The last leap niya na yon, eh, ang ending, hindi talaga siya tuluyan nakapag-leap. Parang diba? Yung ginawa niya sa may mid. Kunwari, dalawang leap lang. Yeah. Pero sana sinagad niya na eh, no? Yun lang, nahuli pa yung Mirana. And madali kasing hulihin sa ngayon yung Mirana or yung Betboom team kung lalabas sila. Hindi na kasi sila protected by the moon. MLS, yan. Dahil nga meron ng gem. Itong side ng GeekSlate na hawak ni Cox. Shoutout pala kay Boss Michael. Hindi, Boss. Wala tayong pantaya, pero cheer-cheer lang para wala nang ma-eliminate na city. Siyempre, mas gusto natin na dalawa naman yung i-cheer natin sa playoffs. Talo, nandun na. We're also hoping na yung GeekSlate makasabit pa. Pero, Betboom, hindi pa naman tapos, hindi pa naman huli ang lahat para sa kanila. They still have this Naga and we still believe the late game Naga supremacy. Mm-hmm. Hindi pa rin natin pwedeng alisin yan sa equation. Kaya talagang bumuhat ng Naga. Pero ang problema kasi ng Naga, pag nakukombohan siya eh, flaming lasso, kailangan siguro dito bumili ng Betboom team ng mga items like Link and Sphere, Lotus Orb. Kasi problema talaga nila dito yung targeted skills ng GeekSlate, especially the Flaming Lasso, kasi marereposition ka eh from the whole team or whole teammates mo. And yun ang pinakaayaw ng Naga Siren, and yun din yung dahilan kung bakit meron siyang ilang deaths sa ngayon. Dahil nga binibigyan siya ng Flaming Lasso. Parang wala naman yata siyang death na hindi galing on the lasso, nang hindi siya na-isolate. Tama. Puro galing dun sa lasso. So at least tingin ko, may isip, marirealize naman yan itong si Naga na pero, kailangan niyang answeran din yung Battle Rider. Good word placement from Betboom. They can be ready kung ano man yung mangyayari dito. They've smoked up. Pwede silang pumilit ng team fight. Meron naman ng item dito ngayon yung Betboom. Fair naman yung damage nila. Naga Siren sitting at the top of our net worth could provide some beautiful damage para sa kanyang team. Pero GeekSlate, what can they do dito ngayon sa attempt na to ng Betboom? Smoke still up. Pero, hindi nag-rat na ba? Bilis lang pumush. Ayan. Miskem. Sakit sa torre. Grabe, finorti agad. Pero, lalaban from the high grounds. Na-i-truck na, mga idolo. Pero good dagger. Kaso, hindi na untog dito ngayon sa puno. Sabay kaladgad dito ngayon kay Mars into the cream. Apat na bugaw, patay ang isa. At mukhang lalaban pa yung GeekSlate, mga kaibigan. Na BB will have to fall B for a while. Iba talaga pag may na-isolate yung GeekSlate. What more pa pag may agad yung scepter na yung tusk? May. Naku po, dalawa na ang masisipa at mapapalayo. Okay. Naku po, Naga. Scam with the BKB. Susubukan niya pumalag pero si Cox walang nadali doon. GPK naman na pinupok-pok lang dito nitong si Bat. They will have to fall back for a while since yun nga mga bala nila on cooldown na, and for Betboom, they've realized that kaya nakagroup up sila dito ngayon. Dito na lang muna sila sa may triangle camp. Pero this is not good for Betboom team. Nakikihati sila sa XP and gold ng Naga Siren. Yan. Medyo malulungkot din sa mga gantong kaganapan si Pure, knowing na hindi na niya nakukuha lahat ng mga resources. May kahati na siya. Kasi nga, ito na yung point na nahihila na pababa sila, Shrak. Oh. From the top net worth kanina, ngayon guys, down to fourth na itong si Lish. Oh, ang ano? Laking lagwak niyan from that Lish. Kasi kahit mag-BKB siya, parang still, that's not an answer. Kasi nga, BKB piercing spell yung Flaming Lasso. Oh. And also, right-click ang puhunan ng SF. So, kahit mag-BKB kayo dyan, nandiyan pa rin yung damage. Ang syempre, may iwasan nyo lang is yung Zeus.
Yeah. That's for sure. Pero yung Zeus kasi, tulad ng nakikita naman natin, ang ginagawa niya nga lang talaga is to provide information. Parang wala nga siyang binigay na skill dun sa may team fight natin near the tier 2 mid tower ng Betboom team. Yes, nag-rat lang, hindi man lang siya nag-arc lightning, nag-G-bot, parang nag-reserve lang yung mana niya for the rat. Totoo. Nakapagbigay na siya ng information, okay na, bahala na kayo. Yun nga eh. Kumbaga, talagang todo assist lang din dito yung GeekSlate and they're doing great. Nabibigay nila dito yung space na kailangan ni Skim and that is why GeekSlate umaangat ngayon dito sa ladder. Pero they will walk right into the trap of Betboom. Pero merong rat! Oh no! Eto na yung trap mga tropa na pa-BKB na prilitan na nga dito ngayon si GPK and Yapi is down. Kinaladkad, may bolang dala itong si Batrider. Pero naku po, naipit na siya. May BKBs naman sila kaso si Skem na bibigyan dito ngayon ng damage nitong Betboom. They will still man fight these guys. Nag-arena, pero iniwan mga kaibigan. Ayun na nga, umexit na lang dito si Toronto, Tokyo. Nayari pa siya dito ni Skem, but with Pure's ult, matutulog muna sila at titipi na siya kasi okay na daw dahil napatay niya si Cox. Pero, that is still a good fight para sa GeekSlate. Mm-hmm. And also, ang magiging kabalit niyan is Roshan for sure. Pwedeng bawas-bawasan na to ng GeekSlate once na makita nila. Dalawa pa ang kulang sa Betboom team. At saka wala na ring song. Mm-hmm. So, pwede nila tong puntahan. Yun nga lang. Ayun, meron pala sila Observer Ward. Baka ma-deward ng Shadow Demon. Problema maingat lang pag naramdaman ng Shadow Demon yan. Maingat kasi yung GeekSlate. Kasi yung pinakahampas lang would be si SF. May damage siya, yes. Magiging mabilis yung rush. Pero given na merong disruption, merong spear and everything. Oh, and also tingin ko ayaw nila na maging obvious na meron silang vision dito sa may triangle camp ng Betboom team. Once kasi natinray ng GeekSlate na lumaban on the Roshan even without the Tusk, and tinray nila na umalis nung papalapit na yung Betboom team, that's a very obvious na move. So at least gagamitin nila yung vision na to from the triangle camp ng Betboom team to fight sa next Roshan kung magbabalik man sila dito sa may rush pit mismo. Kasi currently, lumalayo yung Betboom team, mo. Actually, mukhang gusto mararamdaman ng, ba to ng GeekSlate? Gusto ko muna ng Betboom team ng Clash. Para pag nanalo sila, auto-rush. They know there's the rush as well. Pero naspata na si Cox. Walang taga-save pag to, namatay. Pero teka lang, itong si Batrider namili doon sa may buffet. Nahuli na nga dito itong si Tropa. Pero GPK with the BKB could just escape. Inawitan naman na dito ngayon yung tatlo. Naku po, napatay pa dito ngayon si Narman sa may Gedli. He's trying to survive, but wait, he's still down. And that's GeekSlate being deleted left and right. Good play mula sa Betboom and it's a good start na mawala ka agad yung Tusk. Sight of Vice reveal din kasi yun eh, na hindi ine-expect ng GeekSlate. And also for Betboom team, nag-smoke sila nung nandito na sila halos sa map side ng GeekSlate kung saan walang information sila Skem. Kaya naman nakulat sila. At ang pinakagusto kasi laging nangyayari ng GeekSlate, sila yung nanggugulpidigulat. Hindi yung sila yung ginugulat. Nagulat na nga sila on the side of Vice timing. Nagulat pa sila, sama-sama yung lima na sumusugod sa kanila. Okay sana yung gagawin ng GeekSlate, pero wala silang pang save doon kay Tusk eh. Wala talaga, kahit for staff. Kasi nga yung mga supports nila dito, medyo kampante nga na sila lang lagi yung susugod ng susugod. Nag-expect ako nung side of Vice si Cox na may at least four staff. Pero wala, kaya inabot siya ng Arena of Blood. So siguro nakita na nila ngayon, it's not too late to buy yung mga ganong items pa naman kasi 36 minutes into the game pa lang din naman tayo. Yan. O kaya Lotus Orb, kahit na sabihin mo, di ba? Or unahan mo lang, di ba? Lotus Orb mo nang i-Lotus Orb si Cox. Pwede sana, kung sakali. Para maging awkward for Betboom team na gumamit ng Sight of Vice. Lalo na't wala pa lang buyback si Cox. Hindi ko rin kasi ina-expect yun galing sa kanya knowing na nakita nila kanina, nakita ni Roji na may Roshan na. So ina-expect ko magre-reserve sila ng buyback dito just in case magkamali sila or just in case mabigla sila ng Betboom team. Pero tingin ko medyo kampante gaming yun from GeekSlate Japes. Medyo ano nga yun. Walang medyo buyback bad moves yun. Pero this will give them the info. Diba? May nalaso. Kaso, patay muna si Mirana pwede dyan. Na. Tingnan mo, nagsasettle na sila. Uy, dahil pala may gem. Nabawi.
Nabawi yung gem. Teka lang. Not all bad para sa Betboom kasi they still have the upper hand. Meron pa naman sila dito ang Aegis on Leshrac. And kaya nila to ginagawa, Dayan. Kasi mas easy target sila siya kumpara mo kay Naga. Diba? So they want to protect Leshrac even more para mas makapag-provide pa siya ng continuous damage. And for GeekSlate, naka-force, naka-rely talaga yung sa mga huli niya. Sa mga huli niya. Kung sino yung mauuna, sobrang importante nun. Double sight of vice na yung Betboom team, guys. Aray, meron na si Nightfall. Meron pa si Naga. Nakapu! Ano na, pure. Napa sight of vice si Idol. Ay, naku, ano kaya solusyon? Lincoln, siguro pwede si... Kasi dalawa kasi. Kanina? Hindi ko worth it yan eh. Kahit sabihin mo na mag-hex ka sa isang tao lang, malinggan siya isa, follow-up ng isang sight of vice ulit. Hindi ko okay lang. Kahit dalawahan mo yung isa, as long as siya yung isa sa mga damage provider ng team. Or basta kasi core. Kasi mawawala naman kaagad yun eh. Diba? And for Betboom, they only have one problem in terms of damage. That's SF. They only have one problem in terms of saving sa side ng GeekSlate. That's just Tusk. So, either way, kung sino mang unahin mo, meron at meron kayong mapapala. Diba? Good thing si Skem, meron na siyang Lincoln Sphere. Hindi ko pa lang na-check sa ngayon yung item ng Tusk, si Cox, ayan, kung meron ba siya. Kasi most of the time, siya yung naka-front for the team. And ina-expose siya palagi yung sarili niya. So, sana at this point, meron siyang Lincoln or any defensive item na mapipigilan yung pambibigla ng Betboom team. Kasi eto na naman tayo eh. Yung mga plays na naman ni Cox yung dapat nating tignan eh, di ba? Eh, once malugi sila, eto na naman yung mga sipa na dapat malahimala. Eh, kampe mo nga naman kasi yung fountain, ba't di mo susulitin? Wala pa, naka-queue pa lang siya dito ng yun, this good item, pero yung pera niya, sobrang layo pa. Naku. Pambili ng Aeon Disc. So, kailangan muna nila iprolong yung game or at least bigyan kahit isang lane si Cox. Ayan. Shoutout kay Boss JD. What's up? Hello yan sa tropang YouTube. Sa tropang Facebook din. Magandang umaga po. Ayan si Boss Jopao. Ayan. Si Tony. Hello. Jover. Ayan. Magandang umaga po sa mga kaibigan natin sa Facebook and sa YouTube. Si Zero, si Kim, si Yuta, Mark, Jason, Angel Bird, ayan, tsaka si John, and mga tropa natin sa YouTube and the Facebook, lagi ko nakikita yan. Kasama good natin morning, sa Kuya Tan. Good guys! Ayan, thank you sa pagtambay. Triple Hex ang balak gawin ng Betboom team ngayon with GPK queuing etong Sight of Vice. Medyo may kalayuan pa naman din, pero etong Betboom team kasi sila yung parang nasa driver's seat ngayon eh. Hindi nila kailangan as of now na mag-reserve pa ng buyback unlike itong GeekSlate na pagka namatayan sila ng isa auto high ground sa talaga auto recta na dun sa may gitna. Yeah. So itong GeekSlate kailangan sila may buyback pero as of now kahit bilin ni GPK itong Sight of Vice tingin ko that's not a problem kahit mawalan siya ng buyback. Kasi kailangan pa munang mabura tong outer tower sa may gitna and also two consecutive team fights bago mo fully ma-high ground sa netong Betboom team. Sila yung nagpa-play offensively dito eh. Mas meron at meron silang control. Kumbaga yung GeekSlate, wala silang way para pumalag sa ngayon eh. Diba? So most likely, ilalaban na talaga to ng Betboom. They need to play to win. Ayan, kailangan na talaga nila dito yung mga ganong klase ng game changer items para hindi na talaga makapag game changer plays yung GeekSlate. Diba? Kumbaga matuloy-tuloy na to ng Betboom. And right now, Betboom have smoked up. Susulitin nata nila yun ng momentum nila dito. They wanna go for the top lane. Smoke. Sino bang mahahanap nyo ngayon? GeekSlate, they're playing it safe. They're just waiting doon sa base kung sinong madali. Pero Skem, pagka-race niya, nung nakita niya yung illusion ni Naga, back siya eh. Tatakbo ka talaga dyan. Kinabatutan si Idol. Hindi pa nila kayang lumaban sa ngayon pero wala na rin ang Aegis. So tingin ko mas comfortable na yung GeekSlate. Yun nga lang, yeah. Nasaan kaya yung kanilang mga observer wards? Kasi zero vision itong side ng GeekSlate. Ayan, zero nga. Wala nga, Lodi. Wala nga silang vision. Mukhang ngayon pa lang sila
maglalagay ng observer ward. And regarding sa pagdadaward naman, nandiyan naman si Roji. So that's not a problem para sa kanila. Hopefully, meron silang allotted observer wards. Ayun, may dalawa pa. At hindi pa napa-plant. So, ingat muna yung GeekSlate and pwede silang mag-smoke para makapag-plant sila ng observer wards. Napapangiwi na ako sa mga nakikita ko sa item ni Naga. Magkakabayback naman si Batrider. Pero, so, makukompleto naman yung GeekSlate na yan sa pagdepensa. Pero may BKB na itong si Naga Siren up and ready, which is really good on this game. They might have found someone, pero yun nga pong Betboom, eh maganda yung position. Meron silang ward eh. So, they have the leisure of staying dito sa area na to. Ako po. Yun nga pong GeekSlate now playing from behind and Betboom now on the driver's seat with their heroes or with their carry. Naku, kailangan maging maingat dito ng GeekSlate kung lalaban sila sa may mismong top jungle area nila. Napakaganda ng vision dyan ng Betboom team. So, anticipated naman na yata nila yan, pero parang dito pa rin nila gusto lumaban. So, regarding vision lamang yung Betboom. Saving himself. Good dagger out in force being purged. He can't move anywhere. There's gonna be the last one. Sabay pop ng refresh kasi naawitan na siya dito ngayon. Wala. The BKB duration have expired already. Second BKB popped off. Arena na andon. Pero scam nandiyan din naman para makipag-hit lang doon sa may Gedli. But then again, save. Saves the day. The shrock will be prolonged for a bit, pero mga kaibigan, masasampal siya dito ni SF, who's now on a wicked sick. There's gonna be save, kicked to death. Eto namang si Nightfall, makapag-dagger, TP out, snowball not reaching, and that's gonna be GeekSlate turning things around for a while. Oh, bawing-bawi nga sila dun sa may kaganapan sa taas kasi nahila nila, nasipa, nahila yung Leshrac, napalayo kahit na si save. E naisalba niya, panandalian yung Leshrac. Still nahirapan si Mars na tumalon from the high grounds papunta doon sa may low grounds on the top lane kasi nga nagkalat din yung mga skills at nara-right-click din siya all throughout the team fight. So yung dagger niya won't be any use doon sa may taas once na nasimulan na yung team fight. Kaya once na dinivert mo or nilayo mo yung main team fight, paalis doon sa may certain area na yon. Wala nang pagsunod na magagawa coming from Mars, coming from the Naga Siren. Bukaton sila kapag kanila yumo yung kampi niya sa kanila. Eh, nangyari nga, ha? Thanks. Thanks talaga kay Tusk. Yes, and also dito kay Batrider. Iba sila mang isolate. Yun lang talaga yung job nila dito, isolate someone. Gusto ko yung nagawa ni Batrider na nakapag-refresher siya right before yun ngang song. Para after na after nung song, makapag-BKB kagad and magawa nila yung gusto nilang gawin. And for GeekSlate, they've done their job doon. Pero sino na naman ang napitas. Pero again, the save of save will be there. Nightfall taking some damage, but Cox will die here. Yep. Yun. It's gonna be a buyback committed already. Force now dying, even though with the Lotus Orb up and open. Scam though will dodge the stun. Roji naman tumalon na pataas. Snowball nandun sa may sipa. And wait, Leshrac. Tulog ka muna! Kaso, naku po, inawitan na nga dito ngayon. Eto nga pong CSF, the Hex is there. But BKB of Cox, nandun na. So, papalagpas sila. Requiem ginamit kaso may BKB. Itong si Pure 1v1 with the Great One. Ang nice niya, GPK will help out the guy. SF dying, he's got the buyback. Pero, nagkabayback na GPK. Mapipitas pa ata mga kaibigan. GeekSlate, lumalaban pa. Laban, Pinas, sabi nila. And good play mula dito sa dire side. Possible huminga rush! Pa. Oh, Diyos ko, kala ko Betboom team na yung lalamang dun. Pero, tingin ko, kaya lang din naman lumamang is because of the double buyback ng GeekSlate. Kung tutuusin, talo talaga sila dun. Pero, wala naman kasi tayo pakialam kung mag-buyback yung GeekSlate. Eh. As long as meron tayong trade na makukuha and also a Roshan, Aegis Cheese. So, parang mababaliwala lang din yung mga buybacks na nakamit nila kanina. Makakapag-ipon ka na ng pang-buyback mo, mapapa-cooldown mo na yan, you still have another life. Grabe ang team fight, hindi na nakakapag-save si Save. Naku kasi po. Dapat ang mangyayari for GeekSlate para mag-work yung Shadow Demon Peak right after the disruption save, patakbo na dapat yung GeekSlate kasi makakapag-buy time na yung disruption to open up some heroes na papasok sa Betboom team. Pero dahil nga hindi na threat yung disruption, parang inaabangan na lang ng GeekSlate ako. Sino yung mapalubog? Hintayin nating lumabas ulit
yeah. para ma-recta natin. Ganun na sila kalakas, ganun na sila ka-confident with the damage na meron sila. And also Skim, as long as may position siyang maganda, pagka-buyback niya, nakabalik siya sa gitna ng teamfight, yeah. nakita niya yung positioning ng lahat, auto right-click talaga. Talaga kay Skim. Kita mo si Skim, si Force, tsaka si Cox. Tinataguyod nila dito ngayon yung Geekslate, di ba? These Pinoy boys aren't just, you know, giving this up. Kahit na ganun yes. kalamang yung Betboom, meron silang mga items such as those double hex na ginagawa dito nitong Betboom right now. Hindi sila natatakot eh. Di ba? No. Nung mga nakaraan, ang nakikita natin, pa isa-isang hero lang na nagsashine. Yeah. From GeekSlate. Pero nabanggit mo ngayon, tatlo nga. Nung nakaraan talagang hinahangaan ko talagang tunay. Yung Aghanim's nga ng task ni Cox. Ilan ang napakambak niyan. And Force, think ko, wala naman ng bago. Lagi naman nagiging star yan sa teamfight. Totoo. Pero ngayon, grabe din in terms of farm si Skim. Pero parang hindi galing support to ha. Parang hindi naging carry, mid-carry, support, tas carry ulit. Pero Betboom, Dayan, meron silang understanding dito na kaya nilang labanan yung Geekslate. Meron lang silang mga mishaps doon sa clash na yon. At alam nila na wala nang buyback karamihan dito sa side ng Geekslate. So they will smoke up, try, kahit papano dito ngayon sa may bottom. And tingin ko, malaking clash tong pwede natin makita dito sa triangle. Mm-hmm. But hindi na i-risk yan ang Betboom team. Gusto ko na hindi na nila susugurin pa muna itong Geekslate kasi nga in terms of vision, ayan, dito nila gusto eh. Sa sarili nilang vision. Huwag lang may mag-overextend na isa kasi may, ayan, nakita na yung illusion ni Naga Siren. Yan. So at least meron ng information yung Geekslate. So kung nasaan itong Betboom team, nag-aabang yan for sure. Kaya nag-aabangan din sila, literal, well, parang suguran base to ah. Ano na to eh, mind games na to eh. Siyempre, gusto niya lumaban under your vision, under the information na nakaset kayo, di ba? Doon nga sa ward. So for Betboom, okay lang na hindi sila sumugod dito. Alam nila na merong ages and all. For Geekslate, kahit sila yung may hawak ng advantage, hindi sila nagiging cocky on this one. Play safe pa din. And basic Dota naman yan, play around your vision lang talaga. Yun yung ginagawa ng both teams, di na rin afford ng Betboom team na magkamali kasi open up na yung mid area nila, so pwedeng rumekta etong Geekslate just in case, di ba, nawala silang buyback. Pero looking at the buyback status naman ng Betboom team, meron naman silang mga naipundar dyan. At dahil umadvance yung Betboom team away from their own high grounds, away from their own map, ni-risk nila yung kanilang positioning and nag-pay off naman with this double damage na nag-spawn dito sa baba. Out! Good Toronto reward. Tokyo! Good reward by Toronto Tokyo. Very ballsy play mula sa kanya. So, with that reward, yun ngang Betboom, ma-open up yung isang area dito sa may baba. Mm. Hindi yun pwedeng pwestuhan ngayon ng Geekslate. And they know that. Kaya naman, nakatra sila. Kahit sila may ages. So, this is one great move from Geekslate na hindi sila nagiging ganun ka-greedy. Iisipin ng tao na ano ba yan? Bakit naman naduduwag may ages? Kasi, one mistake can ruin the game. Diba? Kayo din naman ang magko-comment mamaya eh. Oo. Ano ba yan? Bakit naman ano? Tama. Bakit naman nag-overextend? Kaya nag-chill muna yung Geekslate sa ngayon. Iniintay lang nilang magkaroon ng error dito yung Betboom. And once mahuli nila si GPK, pwede nilang biglayin dito yung Betboom and the rest of the guys. Grabe nga yung ano eh, yung pakiramdam dito ng Geekslate. Alam nila kung saan area talaga sila tatambay muna. Ayan o, malapit sa side ng Betboom team pero hindi Agal madaling sugurin kasi nga ang daming obstacles muna na kailangan mo ding daanan. 2 seconds bago mag-expire yung Aegis ni Skim and hindi pa nakakalabas sa mapa yung Geekslate so medyo humina yung kanilang pag-farm dito or yung pag-usad nila ng gold kasi kanina pa sila nakakumpol dyan. Dito sa baba and ngayon nasa may gitna, medyo mabagal ang usad ng gold. Pero at least, di ba, they are playing it safe. Tatlo kasi yung naghihintay ng buyback sa ngayon. 3 cores actually. Waiting pa sila doon sa kanilang buyback. With 2 minutes, pwede silang lumaban kung gugustuhin nila or at least mag-shove ng lane. Pero for Geekslate, kailangan talaga nila mag-chill dito. They need to wait for Betboom na gumawa ng move.
Kasi, ayan, pag nag-umpisa yung Betboom dito at nakakita ng slight error, yun nga nga GeekSlate, pwede silang mapitasan ng paunti-unti and Betboom could just, you know, fall off dito sa ating game number one. Mm-hmm. And medyo nakakagulat din tong item coming from Pure, ha? Siya yung naka-trickster cloak. Tama. Pero may gem na kasi itong side ng GeekSlate, so... Siguro added evasion na lang din ang gusto dito nitong sinasabi. Siguro okay lang din naman. Yun nga lang, wala bang nahulog? Ay hindi, meron naman, no? Mas gusto niya evasion. May penta-edged sword naman din. Siguro kasi alam niya na yung mismong damage dealer talaga ng GeekSlate is just coming from this SF, which is physical damage. So, evasion is key. Sabi dito nitong sinaga. Mm-hmm. Yun nga lang, tingko okay lang din na kanya tong penta-edge. Pero mukhang iba yung plano ng Betboom team. Sabi nga naman nila dito, isa lang naman ang may hawak ng gem sa GeekSlate. And hindi naman all of the time, di ba, na kasama nila itong Bounty Hunter. Yeah. Malay mo, SF ang makakita. Tsaka. And that the Bounty Hunter. So, useful pa rin naman itong Trickster Cloak. Nagulat lang ako kasi that's not the usual na nakikita natin pero, onto a Naga Siren. Kung evasion, meron naman ding... Walang ibang tawag di dito. Hindi ko kasi kita kung ano ba ang mga nalaglag. Possible na... neutral items. Pero maganda din kasi yung Pentide Sword kay Mars dahil sa God's Rebuke niya. So maraming makikinabang na damage and for Betboom, they're just trying to be efficient right now. Given na yun nga game na to, sobrang crucial na. And GeekSlate, they're smoked up. Meron na sila ditong mga buybacks. Nalaso na si Save. Good kill. Pero pang refresher, itong si Batrider, MLS for Betboom para makaback sila. May buyback pa naman itong si Save if ever naman pasama at mapilitan pa dito ngayon yung tropahan. There's the Hex for dito ngayon kay Narman pero nagkapitasan lang dito ng supports. Patrick, okay, scam. Naku, na-stun. There's a vision and meron naman pong Lincoln. Buhay pa si SF. GeekSlate? Pero lalaban pa ba? Napilitan na mag-buyback dito si Narman. And for Betboom, mukhang hindi mo na sila papalag. Puambahan lang talaga yung mga ganyan. Kasi naorasa naman nila for sure yung Rosha and next Rosha ng inaabangan ng both teams. And sa kasamaang palad, mapuforce yata mag-buyback to si SD. Mm-hmm. Pag naispata na maaga-aga ng GeekSlate, itong third Roshan. Pwede naman din. Ay, naku, ay, hindi na pala. Ano na pala to? Refresher, Agan and Scepter na pala. Mga tropa, kompleto, rekado na pala. Pero kill muna, safety muna. 10 seconds na lang din naman si SD, so... Kailangan nila makontrol tong triangle ng Betboom. Nag-ward na sila. Force na pop yung sword niya. Auto-dagger para dito ngayon kay Mars. Ayaw niya ng gulo. So, ipat na lang dito si Mars. Naging maingat na lang din. And balik sa may Roshan. Pero sleep is available. Okay. So, very risky play to coming from GeekSlate. Ang mahalaga, meron silang buyback. Except doon kay Narman. Ayan, meron din namang walang buyback from Betboom team. That's the Mars. Mas crucial yung kayang i-provide ni Mars kaysa sa pagkamatay dito halimbawa ng Bounty Hunter. So, paano kukuha ng gold si Nightfall? Maging maingat ka na lang, utilize your BKB. And make sure na doon sa may Hex mo, you can control all the damage dealers from the side of GeekSlate. Yan. Pero nakasod pa rin dito yung Betboom. And talagang sinusuyod nila yung top sa ngayon. They don't wanna give yun ngang singit-singit dito sa side ng GeekSlate dahil kung saan lumabas dito si Tusk at bigla silang nasipa, kawawa ang Betboom. Mapitasan lang sila dito ng isa but right now, SF's going for this rush but the arrow did connect. Arena into the spear. Nabigyan na nga ng Lincoln dito ngayon itong si SF. Mabubuhay ba? No! He's down already. And itong si Save nakuha pa mga kaibigan. May buyback pa naman itong si SF. Nagtitip sabay balik with the BKB. He will be there to pop and give that requiem kahit walang damage at walang soul para lang ma-fear palayo yung iba. Sipa para kay GPK pero koks nyo nanganganib na mga kaibigan inahabol siya dito ng dalawa. There's gonna be the Hex. The damage from GPK is there and there's Nightfall taking the kill. Narman, nakita pa mga tropa. This could be bad. May nakuha siya dito ngayong keso. At magbaback muna itong si Narman. No, to dagger out plus some buyback mula kay Cox. They don't wanna give out itong laban ng basta-basta. Pipilit to ng GeekSlate.
Tingin ko yung cheese pang bigay na kay Task or kay SF. Either way is good. Abot mo na yan, Narman. And sabi ko na nga, bay, yung pagbawas ng rosa ng GeekSlate kanina, pangbigay na naman pala sa Betboom team. Para pangalawang beses na yun, ah. Napakagandang araw kasi talaga nun mula kay Mirana. Diyos ko po na ibigay na naman, parang malas yata. Pero yung mga nagtatry ngayon ng ano. Ah. If not for that araw ni Mirana, itong GeekSlate, meron pa silang unang buhay ni SF. Hindi sana siya mapipilitan mag-buyback dun. Mahirap talaga pag hanapin daw na si SF. And also, may hex kasi eh. Triple hex kasi to coming from Betboom team. So, yung una, nasala ng Lincoln Sphere ni SF. And then, nandyan naman si GPK, nandyan si Naga. Kumbaga, tons of sight of vice yung makikita natin. And yun na yung tingin kong inevitable. Uh-oh. Wala silang disruption. Lincoln Sphere, if I'm not mistaken, wala si Tusk. Ang asahan niya lang is the BKB. So, napakadali for the side of Betboom team na hulihin itong si Tusk. And even hulihin si SF. Kasi one proc lang naman eh, di ba? Basagin mo lang yung Lincoln Sphere, mapangalawa ka pang sight of vice eh. Or kahit... O, tingin ko, yun nga, sight of vice. Parang wala sila ganong pang break ng Lincoln Sphere, maliba na lang kung meron silang item dyan. Pero wala eh, wala. Sight of vice nga ang mapapambasag nila. Ano bang targeted skill nila? Ayoko kasing gamitin yung disruption eh. Hindi talaga maganda, diba? Pang save siya eh. So, parang targeted skill. Oo nga, no? Wala yung ano, tawag dito, yung maliv na upgrade, blood turn. Para dito kay i-risk Naga. I-risk mo na lang din. I think ko sight of vice, mas okay siyang i-risk. Kasi diba? May dalawa naman eh. May reserva pa. Yes, kesa blood turn na wala ka naman ding maipangpapalit dyan. Okay, tignan muna natin kung ano bang gagawin dito ng Betboom. Oo, kasi hirap kasi kapag hindi rin nila na titignan kung nasaan si GPK. Lalo na't ngayon, meron pa pala siyang nihilism. So, paano nila papatayin to? Yan. SF with a physical damage. Pag in-isolate nila to, can they take down GPK at this point of the game? Ang iniisip ko ngayon, Dayan, yung high ground ng Betboom. Paano nila itataguyod yung high ground nila with the presence of this Tusk na merong kick? So, kailangan muna talaga dito ngayon ng Betboom at least makapitas ng dalawa para mahirapan mag-def yung GeekSlate. Kasi pag lumaban sila ng lima pa yung GeekSlate, medyo struggle yung pag high ground push dito for Betboom. Baka dun sila magkaroon ng errors and all. Alam naman natin yung GeekSlate, yun na yung pinakaginagawa nila sa iba nilang games eh, with their task. Diba? Yung nandadarag ng strongest hero kasi ahatid dun sa pounding. Yup. And ready na rin si... Uy, grabe nga. Tier 5. Stone, Giant's Ring. Okay. Arcanist Armor, Book of the Dead. Grabe ang mga nakukuha ng both teams. Uy, pero game. Gusto ko yung Seer Stone for GeekSlate. Sila pa yung nakakuha. Totoo. Sakto dito. May Mirana yung Betboom team. And sakto din, di ba? Sila yung paiwas. At least alam nila yung area na kailangan nilang iwasan as of the moment. Giant's Ring, sinong may hawak? Oh, that's Mars. Ah, siya na lang. Grabe. Talaga namang may Titan. Greek god ang datingan. Dito kayo ni Tropa. And for now, yun nga pong Betboom, they just wanna be sure dito sa game na to. Kasi lamang na sila eh. Ayaw na nila ulit padulasin papunta sa kamay ng GeekSlate. But as for GeekSlate, they're trying to play it slow once again. Kailangan wala na talaga silang error dito sa laban na to. Zero errors, literal lang kailangan nila. 23K na ang kalamangan, pero ilang beses na nating nakita to coming from Cox. Ayun nga eh. Meron na siyang meron siyang psychic headband, meron din siyang aether lens. Layo niya. So kung gusto mo talagang kumuha kahit nasa likod-likuran pa ng Betboom team, may paraan. Possible 'yan para dito kay Cox. So hintayin lang natin kung meron ba siyang nakikita. Uy, teka. Bat Rider, dalawa ang nakuha. Pero there's gonna be the Requiem. Naglaho dito ngayon si Leshrac. Mabilisan lang sa maisipan naman dito ngayon kay Mars. There's gonna be the Aegis. Popped off already. Mars, hitatid dito ngayon sa may fountain. But he's got this arena. Though there's gonna be scam with the Requiem sa may likuran. Ito pa nga pong si Mars makakawala pa. Pero tier 3, tower basag na. Ito namang si Pure.
Makikita pa dito ito si Bat Rider. Good four staff play, but the arrow will connect. Matutulog muna si Bat. Split Earth naman, mapupush back yung GeekSlate ng bahagya. Norman just tracking down itong si Pure and Betboom. Nakabasag sila ng tier 3 tower, pero hindi nila afford magkaroon ng mga ganong klase ng errors. Oo, umuwi si Idol. Wala din nga pala doon sa may arena. Nakakatawa naman si Kuya Titan, no? Napakalaking tao, walang nagawa, umuwi. Sasageyo. wala naging silbi. Ganun lang din talaga kailangan gawin ng GeekSlate. Grabe. Lasso someone important, sipain kung sino yung makikitang damage dealer din from Betboom team. Yun ang pinaka-crucial. Ngayon kasi yung lasso may katagalan yung cooldown. Mas mabilis ang cooldown ng sipa, ng walrus punch. So yun naman yung aabangan natin kasi yun yung available eh. Kung babalik yung Betboom team. May A&S din kasi si Mars eh. Kaya nakapag-arena pa siya doon on point. Ito na, babalik na. Sino kayong masisipa? Tignan natin kung kaya ba dito ngayon pigilan ng GeekSlate yung puwersa ng Betboom. Ini-intimidate ni Mars yung GeekSlate. Oh, dinadaan sa laki ng muscles. Pero, walang vision. Alam nila. Racks down on the bottom lane of GeekSlate. This could be a great defense of the Ancient for the Dire side. Napakahirap nito, Dayan. Palakas na ng palakas yung mga kalaban nyo and kayo, umaasa lang kayo doon sa soul capability ni Tusk para makabugaw ng isa. Oh, kaya niya yan! Kayang-kaya yan ni Gox, guys. Ilang beses na nating nakita yan para sa mga tropa nating nakataya. Posible pa ang comeback for GeekSlate. Gusto nila to. Mali ako, Dayan. Oh. Dalawa pala. Meron pa pala silang force na may Bat Rider. Oo. So, force na may lasso. Yes. With the Aghanims, pwedeng dalawa din yung makuha niya doon. So, for GeekSlate, kailangan nilang mag-step up dito and they need to be very careful in terms of targeting. Kailangan yung right target talaga yung madali nila with those skills. Pero mukhang matagal pa to mga tropa. 5 more minutes. Mukhang iintayin pa nila dito yung ngang Roshan, yung mga buybacks nila. And GeekSlate, ayaw talaga nila lumabas dun sa base. Bahala kayo dyan, di kami alis dito. Kanina pa yan ginagawa ng GeekSlate eh. Kaya kanina ko pa din napansin na umagal na yung GPM, XPM dito ng GeekSlate. Kasi nga, tinatry talaga nilang mag-play safe. Third Roshan pa lang, di ba? Nakita naman na natin na nagtago lang sila halos sa may base nila and hindi sila nag-farm kasi nga wala silang mga buybacks. Ganon din sa ngayon. Totoo. Inatry lang maging safe ng GeekSlate. Yun nga lang, medyo limitado yung mga pumapasok sa kanilang XP and gold per minute. Hati-hati sila sa mga umakyat galing mid, pati sa bot. Ay, nako. Buti na lang may BKB. Ito na, meron ng buyback. Yung both teams, kompleto na. It's a yes, yes, yes. Pero, sabi sa'yo, 5 minutes pa to eh. Kita mo yung rush. 2 minutes and 30 seconds. Ipipilit pa to ng Betboom. Pwede nilang antayin yung rush bago sila maging sobrang agresibo. Ganda pa dito sa base ng GeekSlate. Ang neutral. Ayun lang, may Book of the Dead din pala itong side ng Betboom team. Kala ko GeekSlate lang eh. Meron din so sila. Meron na ding purge. Ayan, level 100 Necronomicon na yata. Ngayon, hirap patayin ang mga Necronomicon na yan. Pero kompleto na din ang mga neutral item ng GeekSlate. So, meron na din silang pang palag somehow dito sa level na ipapakita ng Betboom. Pero lalabas na. Alam nila, Roshan to Roshan, may buybacks tayo. Pwede namang sumubok. Mm-mm. Sabi dito ng GeekSlate, di ba? Oo, sabi dito ni Boss Dael Cha sa Facebook. Yan. Ayan, sa Martes na to matatapos. Sa Martes pa? Boss, tapos na birthday ni JB nun. Happy birthday talaga, pero naku po, nag-BKB. Meron ba silang vision? Yes! Na-track! Ito pa nga po ngayong kinaladkad si Mars, but with that positioning, medyo malayo siya doon sa awit song nitong sinaga. Kaso, yun nga po, tinali na naman, no damage, pero there's the save by save. Tumagal na naman yung pagkamatay dito ni Nightfall Arena. Sabay refresh, meron siya dito nga Aeon Disc. Patay si Roji, may buyback naman daw, pero Bat Rider sumama na dyan. Ito namang si save, hindi pa napapatay.
force the flame mula dito ngayon kay Narman. Nakawala siya ng bahagya pero bibigyan pa din siya dito nitong Zephyr Arena na andon. Scam with the Requiem. Naka-BKB tataka siya doon sa may arena. But then again, there's gonna be Nightfall providing the damage, the disable and everything. SF is gone. Etong si Cox mukhang masasakal na, mga kaibigan. Save kiting etong si Cox. And that was a bad play. Oh my G! Sabi dito ngayon ng GeekSlate, well, I tried. Sabi naman ni Kuya Cox. Ito na yung kalakasan ng Naga Siren. Ito yung pinapoint out natin during the draft. Na paano? Nakaraks yung mid, tapos tumutulak na yung mga creeps. May buybacks pa naman dito ngayon. I mean, may buyback pa si Cox. Meron ba naman silang lahat? Silang lahat na yung nag-buyback. Yun nga lang, kailangan nilang makuha dito. Itong Roshan na 30 seconds pa naman bago mag-respawn. Pero kailangan nilang respetuhin yung cooldown ng Thunder God's Wrath. Even itong Flaming Lasso. Kundi ako nagkakamali, naka-Zeus naman yung Spell Prism. Totoo. So mabilis naman yung magiging cooldown dito ng Thunder God's Wrath to provide information for the team. And also meron ding Seer Stone, yung GeekSlate, diba? Para makita nila yung situation ni Roshan mamaya. Yun lang yung ating aabangan, last hurrah for GeekSlate. Pag nagkamali pa, tapos na ang Dota 3. Baka hindi nyo pa i-share yung stream, sobrang ganda ng laban. 67 minutes na to, mga tropa. And ito yung pinoint out ko. Kanina pa basag yung rocks. Pero look at those creeps. Sila yung naiinip dito para sa GeekSlate. Sila yung sumusubok tumapos. They're now onto those tier 4s. And depensa, malala naman dito ngayon yung GeekSlate sa may top lane. They need to hold this. Pero with a quick skill, quick TP from Leshrac, masashove niya na yung mid lane and marireset niya na yan. Now, Roshan, this could be the very last or another 5 minutes. Yun lang yun eh. Yun na yun eh, di ba? Depende kung mauubos itong GeekSlate. Pag naubos, tapos na yung game on natin. Yes. Pero kung hindi, pwede pa naman tayong umabot ng another 10 minutes pag nakuha nila yung Aegis. Pero medyo mahirap nga kasing gawin talaga yan. They need to figure out kung paano nila kukunin yung tunay na Naga Siren and kung paano nila papatayin yung Naga. Naku, pero we're waiting doon sa may combo nila. Naku, dalawa! Yung Nadal sa may wreck. Walang soul! Kaibigan, pero since walang soul, no damage, may fear naman, pero that's a tier 3 top tower down. Yun lang, oo nga pala, no? GeekSlate, eto, talagang tanto defensa. Depensang malala, pero Betboom will just delete these racks. Kahit na parang baliwala lang. Kahit nga naman mag-buyback si Skim, no? Wala nga namang soul. Totoo. Hindi pala ready si Kuya. Uy, na-arrow na Hex! Uy, wala nang linkage. Pero teka lang, may snowball save. Sabay sipa dito ngayon kay Mars. Pero there's the BKB of Skim trying to escape. Cox will be falling cheese down. Ooh! Or cheese for you. Naman with the BKB. One less problem, sabi dito ng Betboom. Pinatagal lang. And mukhang Betboom pa yung makakakuha dito ngayon, mga kaibigan. Without Cox, there won't be any problem para sa Betboom. And since cooldown din yung ulti ni Batrider, hindi sila mahiilang bumasag. Naku po. Dere-derecho na to ng Betboom. They're now going for the tier 4. Rekta-rekta, sabi nila. Hinahayaan na lang yung mga ilusyon na tumapos. Uy, taso, ako po, Iskemberloon! Nadadali na dito ngayon, pero there's gonna be disruption. Nadali naman na dito itong si Leshrac noon nga pong Batrider Lasso. And they are now on the fountain. Naliligo na doon, mga kaibigan. Binabasbasan, pero may awit song si Pure. Pero, lalaban pa ata. Lalaban pa, kahit nasa may fountain, palaglang. And there's gonna be those damage coming in. GPK is still alive. Pero Skim with the BKB, di masastun. But with the second pulse of that split earth, talaga namang mayayari sila. Save with those plays, trying to prolong the life of Leshrac. Walang buyback yung tatlo. And mukhang patapos na talaga yung ating bakbakan. Si SF na is peer. Sabay Hex and good night, sabi ng Betboom. This is going to be the game number one. Going smoothly para dito ngayon sa Betboom. Pagdating doon sa 65-minute mark. Inday, finarm sa sariling will.
Yata'y ayaw mo, doon ka nagre-reject, doon ka na sinusugod ng kalaban mo. Pero well played para sa Betboom team. Nakita nating nag-pay off yung kanilang mga refreshers, Sight of Vice, yung pinakadulo, pinaka-crucial na ng team fight. Grabe yung utilization nila ng refresher, lalo na si Nightfall, di ba? Walang takot tong hinayupak na to. Gusto kong i-point out yung Aeon Disc kay Mirana, kay Shadow Demon, at kay Nightfall. Nightfall, kung hindi dahil doon, hindi magsusurvive yung buong tropahan. Diba? Mm-hmm. It all interconnects, sabi dito ng Betboom. GeekSlate, hindi gumana yung patience nila. I mean, they tried. Kita naman natin kung paano nila na-punish yung Betboom at some points of the game. Pero parang ni isang rush ata, hindi nila napakinabangan ng ganun kaganda. Sinisimula nila, pero hindi sila yung tumatapos ng Roshan. So, yan. Parang laking loss nun for the side of GeekSlate. Yes. Kasi, pang momentum nila yun eh. Nakabasag lang sila sa gitna. And after nun, parang hindi na sila nakabalik on the game itself. Sayang yung lead nila. Sadly. Dahil medyo natakot sila from the buybacks na nakommit nila. Natakot sila mag-dieback from the second Roshan, di ba? Nasa kanila. Pero dahil sa takot na yun, tingin ko isa yun sa mga naging resulta kung bakit kinailangan nila fully mag-rely on their wombo combo dito sa game 1. Kasi parang yung scaling nila based pa din dun sa suntok, dun sa sipa, dun sa flaming lasso. Not unlike etong Betboom team na lumakas sila on their own. Mars humuhuli mag-isa from the backlines, kaya niyang pumatay mag-isa. Ganon din naman yung Naga, ganon din yung Leshrac. So in terms of scaling, mas nakita natin yon sa Betboom team compared sa GeekSlate na medyo naging reliant nga on their own skills na alam naman din natin, hindi sapat lalo na 60 minutes plus day games natin ni eh. Again, Naga Siren is one of the queens of late game. So, ito, sino bang MVP natin dyan, Direk? Pakita na natin yan sa lahat. There's yung a save with those saves. Godly saves. To, sobrang ganda, lalong-lalo na nung nakuha niya yung Aeon Disc. Siya na yung pinaka-finofocus ni Bat. Para lang mawala na yung isang problema. But, yeah, good play mula dito ngayon kay Save. And if not for him, hindi tatagal yung ating laro ng ganito. So, Diane, bibit muna tayo dito sa ating second game. Kayo, bawiin mga tropa, natin. Sunod na din kayo. Pero, saan ba tayo dito, Diane? Tingin mo? Doon ulit tayo, GeekSlate. GeekSlate game 2. Game 2, okay. Ay, ang dami naman pinintot ni Idol. Tama naman, Lods. Umapaplay si Drek, ah. Pero, ayan. Times 2, yun nga po mato winner ng GeekSlate. Well, it's a bit good para sa GeekSlate na napakita nila sa Betboom na pumapalag sila but they need to finish the game. Yeah. Tingnan natin sa game 2 kung kailangan kaya nila 1-1. Pag 0-2 guys, naglag, sasabay sa airport yung GeekSlate kasama ng Execration, no, pauwi dito. Pero kapag 1-1, at least meron silang, 7-9, meron silang chance para sa tiebreakers to stay, pero lower bracket. Na lang. Oo. Kung 8-8 sana sila or kung magto-2-0 sila, may chance pa sila mag-upper bracket. Pero aasa na din sila sa ibang mangyayari nun eh. Diba? Basta merong slim chance sana. But with that loss on that game number 1, they will be needing another win para kahit papano makasabit pa going to the playoffs. Magbabalik kami, JB and Diane, for the game 2 of GeekSlate kontra dito sa Betboom. Fastest displays around or to dive into esports, the X25 can get you there.